Magandang gabi sa ating lahat. Narito na ang latest weather balita sa mga oras na ito. Low pressure area na nasa coastal waters ng Mambura, Occidental Mindoro. Mababa ang tsansa na maging bagyo. Easterlies nakakaapekto sa silangang bahagi ng bansa. Patuloy na kumikilos papalayo ang low pressure area. Huling namataan ang sentro nito sa coastal waters ng Mambura, Occidental Mindoro. Mababa ang posibilidad nitong maging bagyo. Ayon sa Metro Weather's models, ay posibleng kumilos ito papuntang West Philippine Sea. Inaasahang malulusaw din ito sa mga susunod na araw. Samantala, nakakaapekto naman ang easterlies sa silangang bahagi ng bansa. Asahan ang maulap at katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan sa bahagi ng Bicol Region. Mimaropa, Aurora, Northern Samar, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz, Antique at hilagang bahagi ng Palawan. Dahil sa epekto ng low pressure area at ng easterlies, posible ang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nabanggit na lugar. Ang natitirang bahagi ng bansa ay makakaasa ng mga localized thunderstorm ngayong gabi. Samantala, naaalala nyo pa ba ang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo? Ang Super Typhoon Yolanda. Ginugunita ngayong araw ang 8th anibersaryo ng pananalasa ng Super Bagyong Yolanda PH, ang pinakamalakas na bagyong tumama sa kalupaan sa kasaysayan ng mundo, kung saan nagtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 4 sa ilang bahagi ng Visayas. Ayon sa mga eksperto, naging mapaminsala ang Yolanda dahil sa climate change. Papainit na kasi ang tubig dagat kaya naging super typhoon ito. Tumataas na rin ang antas ng tubig dagat kaya mas mataas ang naging storm surge. Dahil patuloy ang epekto ng climate change, posible pa rin may mabuong bagyo na kasing lakas ng Yolanda PH kaya dapat lagi tayong maging handa. Manatiling nakatutok sa weather balita para sa mga bago pang update. Don't forget to subscribe. Thank you for watching.